Good morning everyone! Kumusta na kayo? Friday na ulit. Bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa bagong buhay, sa bagong kalakasan na patuloy na binibigay niyo po sa amin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng pagpapalang ito, Panginoon, na patuloy na natatanggap namin. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagagawa sa inyo at sa aming kapwa. Dalangin ko, Lord, na patuloy niyo pong linisin ang aming puso at i-guide niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita sa umagang to. Bigyan niyo po kami ng karunungan. Samahan niyo po kami, Lord, at dalangin ko na marami po kami matutunan sa umagang ito. At dalangin ko rin po, Lord, na maging stable po yung internet ng mga gising na po para po makapakinig po sila ng maayos. At dalangin ko, Lord, na kayo po mag-bless sa bawat isa. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Friday na ulit. So, bukas or mamayang gabi, meron pa rin po tayong 8 o'clock habit. At bukas po ng umaga, meron po tayong kids ministry ng 10 to 11 a.m. Tapos sa gabi po, meron po tayong devotion, 8 o'clock habit po ng Balena Family. Tapos Sunday po, sana kahit umuulan ay makapagsimba tayo, makapunta tayo sa ating bahay sambahan para po tayo mag-worship sa ating Panginoon. At ang service po natin is 9 to 11 a.m. Tapos sa hapon po, meron po tayong para sa mga kababaihan ng 3 o'clock para po sa pag-aral ng Book of Genesis at sa kalalakihan po para po sa kanilang Bible study po, meron po silang 5 to 6 p.m. po every Sunday. And Alab Youth po, every second Sunday and fourth Sundays of the month po, from 12 to 3 p.m. So, punong-puno tayo ng pagpapala. Dalangin ko na patuloy po tayong manood ng ating devotion, magsimba, at pasalinin po natin yung mga anak natin, kung sila man po ay mga kids po, pasalihin po natin sa ating kids ministry. At kung sila po ay mga kabataan, pasalihin po natin sa ating Alab Youth. So, pagpalain nawa tayo na ating Panginoon sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. So, ang title po ng ating topic for today is Father and Children, na sinulat po ni Freeman Miller. Sabi ni Freeman Miller, "Do you realize what an influence you have on children? Di mo na kailangang maging father na kagaya niya, no? Kagaya ni Freeman Miller. Pero, pwede kang maging nanay, maging uncle, auntie, kuya, or ate. Pero, sa family, ang talagang tinitingnan talaga ay ang tatay. Kalimitang ina-idolize ng mga kabataan nung sila ay bata pa, ang kanilang tatay. At pinipilit nilang ginagaya ang kanilang mga tatay at yung salita ng tatay ay may kapangyarihan." Diba, totoo naman po, ang mga bata, pag nagsalita ang tatay, takot sila. Pag nagalit ang tatay, talagang susunod na sila. Tsaka isang sigaw lang ng tatay, tatahimik na sila. Wala nang sasagot, wala nang magsasalita. Pag nagsasalita na yung tatay. So, napakalaking influence ng tatay para sa kanyang mga anak. Isang araw po, nagkaroon ng snowstorm at umabot ng 6 inches ang taas ng snow. Tapos naglabasan po sila, excited silang makita kung anong itsura ng snow. So habang naglalakad po sila, yung mga bata, nasa likod lang po nung tatay. So ngayon, every step po ng tatay, sinusundan nung isang bata. At sabi ng isang bata, "Tingnan nyo, sinusundan ko yung steps ng daddy ko." So napaisip siya. Sabi niya, "Pupunta ba ako kung saan ko siya gustong pumunta?" Siyempre, sinusundan siya ng anak niya at lahat ng step niya, doon din nag-i-step yung anak niya. So naisip niya, kung saan ba ako pupunta, doon din pupunta yung anak ko. Safe ba siya doon sa pupuntahan ko dahil nakasunod siya? Hinahayaan ko ba na ang mga bagay para sa aking sarili na hindi ko gustong magkaroon ang aking mga anak? So nakakatakot po, ano, kung naglalakad tayo tapos dire-diretso tayong naglalakad, yung pala kapahamakan yung mapupuntahan natin. So yung mga anak natin mapapahamak din. Kaya
And kamakailan din lang po, dinala ko yung mga anak ko sa pinagtatrabahoan ko, sabi ni Freeman Miller. Tapos yung dalawang bata na kasama niya, meron silang nakitang hagdan. Yung hagdan po na yung natitiklop po. So, umakyat po sila. Ngayon, pag-akyat nila, may nakita silang sign doon na nakalagay na huwag tayuan or huwag upuan. Siyempre, pag tinayuan mo po yun, pag hindi po na-balance, matutumba po yun. Or pag inupuan po yun, pag nawala po ng balance yung hagdan na yun, matutumba po yun. Ngayon, sabi nung, dahil nabasa po nung nakatandang anak niya, sabi niya, oh, hanggang dito lang tayo. Huwag na tayong umupo, huwag na tayong tumayo kasi baka matumba yung hagdanan. So, sabi nung isang bata, siyempre, yung isang bata na hindi marunong magbasa, oh, sabi niya, oh, sige, pero sinabi ba ni daddy yun? Sabi niya. So, sabi ulit ni Freeman Miller, no, na para sa kanya, merong malaking impluensya ang mga tatay sa mga anak. So, totoo po talaga yun na napakalaking impluensya ng isang tatay sa kanyang mga anak. At alam ng mga bata kung ano ang importante para sa mga tatay. At imposible na mabura sa mga yung mga bagay na nakaukit na sa kanilang mga isip. Kung tinitingnan nila tayo bilang tatay, nanay, ate, kuya, uncle, auntie, palaging nating tatandaan na sinusundan nila tayo. So, naalala ko si CJ before. Nakikita niyang naka-heels ako. Tapos, nung niligpit ko na yung heels ko, nakita ko, gamit-gamit niya na. Tapos, pag nagme-makeup ako or nagli-lipstick ako, pag nakatalikod ako, kinukuha niya rin yung lipstick at nagli-lipstick din po siya. So, kung ano po yung mga ginagawa natin sa mata ng mga bata, yun po ang kanilang mga ginagaya. Kaya, kagaya ng sabi ni Paul sa 1 Corinto 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ano yung iniwang halimbawa ni Jesus na dapat nating tularan? Comment down below po. Mag-comment po tayo kung ano po yung mga bagay na iniwan ni Jesus para ating tularan. So, pag inisip natin si Kristo, pag kinilala natin siya, makikita po natin yung mga bagay na iniwan niya para sa atin, para atin po siyang tularan. So, sabi po dito ni Freeman Miller, no matter where he leads or what it costs, the best thing we can do is follow Christ. So, totoo po, no? Pinakamagandang bagay na gawin natin is to follow Christ. So, bilang anak ng Diyos, tignan natin yung mga bagay na ginawa ni Jesus nung siya ay nandito pa sa lupa. And dalangin ko na yung mga bagay na ginawa ni Jesus nung siya ay nasa lupa pa ay masundan natin. Or matularan natin. So, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa ating pag-aral ng salita ng Diyos. Dalangin ko na patuloy po tayong i-bless ng Panginoon. And dalangin ko na patuloy tayong mauhaw sa kanyang mga salita. And please, pa-share din po ng ating mga devotion para yung mga mahal natin sa buhay na malay nyo. Pag nag-share tayo, pag napanood nila, makilala rin po nila ang ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming natutunan sa umagang ito. Dalangin po namin na maging mabuting magulang kami sa aming mga anak, na maging mabuting leader po kami para sa mga kabataan, maging mabuting teacher para sa mga bata. Tulungan mo po kaming maging magandang huwaran para sa mga taong naniniwala at nakikinig sa amin, lalong-lalo na po sa mga taong nasa paligid namin na ginagawang salita mo ang aming mga gawa. Patuloy po naming nilalapit sa inyo si Pastor Arnel at Sister Olive at Jester at lahat po ng church leaders, mga ministers, mga missionaries, mga teachers at workers na may dinaramdam ngayon, Panginoon. Lord, dalawin mo po sila sa kanilang mga tahanan at hipuin mo po sila at pagalingin sa kanilang mga karamdaman at mga sakit sa kanilang mga katawan. Panginoon, nawa po ay restore mo po ang kalakasan nila at i-provide mo po lahat ang mga needs nila physically, financially at spiritually. Guide us always, Father God.
Thank you so much, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. It's Friday. God bless you all. Have a nice day.